parang inyong masasaksiyan. Medyo na ba, upang sa katuparan, asigaturang sa 700. Ito ay naglalayong alamin ang mga komento, kwento ng buhay, kinaing, ng mga nagtitinda at gumagawa ng produkto ng tinapa. Parang alamin ang kwento sa likod ng yuntong istang nakabalot sa kanila. Ang mga pagkain nakahain sa hapag ng mga Pilipino ay may tuturing na isa sa katangi-tanging pagkain sa mundo. Sa katunayan, isa sa mga ito ang binabalik-balikan ng mga turista sa Pilipinas. Isa na rito ang tinapa. Kaysa ang pamilihang kapumunta, hindi maaaring mawala ang tinapa. Ito ay isang uri ng pagkain Pilipino kung saan ang mga isda ay dumaan sa proseso ng pagpapauso o smoking upang magtagal ang kalidad ng isda at magtaglay ng masarap na lasa. Pinaniniwalaan ang paggawa ng tinapa ay isa sa mga pamana sa atin na maastila. Ito ay kanilang ginawa upang magkaroon ng pagkain sa laot at may pagpatuloy ang paglalayag. Sa katunayan, ang pista ng tinapa ay taunang ginaganap sa Limaray, isang bayan sa Batangas. Ito ay ginaganap tuwing buwan ng Abril, tatlong araw na kasiyahan na nilalahukan ng mga paaralan sa Limaray, kasama na rin ng opisyal ng bayan, barangay, NGOs, Leisure Farms and Fantasy World Theme Park, at Amusement Park and Country Clubs. Jesus Cordero po na nakikiisa sa inyo. Sa kabila ng mga problema pang ekonomiyang hinaharap natin, magdasal, magsipag, ngumiti at maniwalang malalampasan ang mga pagsubok, ito ang tunay na kahulugan ng ating kapistahan. Maligayang pista ng tinapa! Maliban sa mga tourist attractions sa Batangas, ang pista ng tinapa ang isa sa mga dinaragsaan ng mga turista sa Batangas. Dahil dito, ang pagtitinapa sa Pilipinas ay lubos na ilala sa buong mundo. Bilang patunay rito, ang pagtitinapa ay isa sa mga pangunahing industriya ng Samar. Pinangunahan ng Carms Food Enterprises sa pag-export ng tinapa sa mga bansa ng Europa at Australia. Ito ang mga patunay na unti-unting naikita ng mundo ang islap ng gintong isdang nakabalot sa balita. Ngayon naman po, kami mga mananaliksik ay nandito sa Barangay Bacal Dos, Talavera, Nueva Ecija upang alamin ang proseso ng paggawa ng tinapa at maipag-participant observation sa isa sa mga gagawa ng tinapa dito, kila Ate Biggie. Tara at ating alamin ang proseso ng paggawa nila ng tinapa. Tara! Magandang umaga po! Pwede po ba kami dito nagsisimula ang proseso ng paggawa ng tinapa. Sa mga gamaga, dumarating at nagdala ng strategy nila. Pagkatapos nito, kanila itong hugasan at pagkatugasan patitiktiin at ilalagay sa titay. At titay ay ito. Kanila itong sasalansan katulad ng pagkasalansan dito. At pagkasalansan itong puno na ito, kanila itong aasinan. Aasinan sa ibabaw. Wala silang ginagamit na anumang malasa bukod sa asin. But, pagkat magkaginamitan daw ng bedsheet, hindi madaling mapasira. Pagkatapos maasinan, makapaglagay sa titay ng makapaglagay sa ilang titay, kanila ito isasalansan dito. Kanila ito isasalansan dito. At ipapatong dito sa bakal nito. Pagkatapos may patong, kanila ito ilalagay dito sa patisan at paukuluan sa loob ng 5 minuto. Pagkatapos, hahanguin ang nilagay sa patisan, isasalansan dito at saka isprayan ng pampakulay upang magkulay dito ang isda. Pagkatapos ma-isprayan, kanila itong ilalagay dito sa pausukan upang medyo matayang-tang at mawala ang katas sa patisan. Pagkatapos dito, kanila itong i-imbak dito muna habang pinoproseso yung paglalagay sa papel o yung pagbabalot sa dyaryo. Tara, tignan natin kung nagbabalot na sila. Ngayon, atin naman pupuntahan ang lugar kung saan sinasalansan o binabalot ang tinapa.
sa lugar ng binabalot at tinamba, may electric pump para yung mga lahaw hindi dumako. Tapos may pinabuugaw doon sa gawin na yun. Ito yung lalaking tinapa eh kanila. Bilog. Pagkabilog, ito yung masasabing lalaking tinapa. At ito yung nakabukod sa babae. At yung babae naman ay ganito. Medyo sapad ang kanyang katawan. Yung ganito ay, yung ganitong balot ng tinapa, binibenta siya ng 30 pesos. At ngayon naman po ay susubukan ng mga mananaliksi ang paggawa ng asabing produkto. Ang paggawa. Una-unahan po natin gagawin yung mga istang nasa bandyera ay ating ilalagay sa titay. At po silang hugasan. Ano na po? Pagkatapos si Sansan, atin na mga asinan. Tapos asinan, atin ang pusa sa alang sa buwan. Tapos sa lansan, iayos at masunod na bang ay isa lang ito sa mga sa at pagsiyak siya, siyak siya. Matapos ang limang minuto ng pagkakasalan ng batisan, atin ang hahanguin ng mga ito. Matapos hanguin sa batisan, atin naman po itong isprayan na tawag na tapos maging gulay kinto ang isdang dalugong at maisa lang sa patisan at yun na po silang pauusuman. Tapos na 5 minuto ang pagkakasalang sa usok at yun na pong iyahango at ibabalot. Kaya tayo ngayon ito sasalasanan ng mga nalutong tinapa. Ganito po sasalasan ha. Ngayon po, natapos na ang participant observation po namin mga mananaliksik. Ngayon po, atin po ipacheck kay Ate Davy kung maayos po ang pagkagawa ng mga tinapa. Tara! Ngayon, tanghali na po ate. Natapos na po yung aming pag-participant observation po sa immersion. Tingnan nyo nga po yung mga finished product na nagawa po namin at kung papasa po yan sa merkado. Yes, okay na yan. Yan ang maganda na nagawa ninyo. Buti, natutuhan nyo agad. Maraming pamilyang salamat. Bayan ng Munoz upang makilahok sa paglalaho ng itong isda na nakabal sa balita. Tigas, man. Kapalayan din ang isa sa itinuturing na may hawak ng Mako 7 na industriya ng tinapa sa bayan ng Munoz. Ito po ay si Ate Baby. Tara na po. Maganda umaga po, Ate Baby. Maganda umaga na eh. Nice po sana natin malaman po. Kailan ang buka sa magawa ng tinapa? 1987. Sa mga tao na apaligid o sa mga mismo mga mamimili. Sa mamimili, ba't ako maano yung mga taong naiingit?
conduct interview sa market master ng Madras. Ngunit kami hindi pinalad sa payagan, nakunin siya ng video o recording. Ngunit kami kanyang pinayagan na itala ang kanyang mga sagot at ito ang buwan ng kanyang mga sagot. Amin siya tinanong kung ano ang naitutulong na industriya na tinapas ng Madras. At kanyang sagot ay, hindi nakakatulong sapagkat ang mga maliliit na ticket na binabayaran ng mga nagtitinaba at nagtitinda ng tinaba ay napupunta sa Treasury Office at natutulong sa pondo ng palengke. At amin rin siyang tinanong kung ano ang nagagawang tulong ng industriya ng tinaba sa mga mamamayan ng Madras. At ang kanyang sagot ay, ang nagagawang tulong ng industriya ng tinaba sa mamamayan ng Madras ay mga mamamayan ay maaari magtinda ng tinaba sa maliit na puhunan. At ang ilan na nga ang magtitinda ng tinapa sa Muñoz ay nakapagpaaral ng anak dahil dito. Sa pagtatapos ng aming dokumentaryo, ating nailahad na ang tinapa ay isa sa mga pamana sa atin ng Kastila. At bilang pasasalamat sa produktong ito, isang bayan sa Batangas ang taunang nagdiriwang ng Tinapa Festival. Ngunit na hindi may tatanggi sa ilan sa mga maliliit na gumagawa at nagtitinda ng tinapa ay kulang sa kalidad ng kalinisan. At sa dulo ng dokumentaryong ito, amin ang iniiwan sa inyo ang pagpapasya kung dapat bang manatili sa hapag Juan de la Cruz ang gintong isdang naabalot sa balita. O dapat nang gumawa ng aksyon ng gobyerno upang magpataas ang kalidad ng kalinisan at magkaroon ng tiyak na kaligtasan ang mga mamamayang tumatangkilik ng gintong isdang naabalot sa balita.